Hello, welcome back to Helen and Obla Kitchen. Ngayon po, gagawa po tayo ng isang merienda na pwede rin natin pagkakitaan, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Gagawa po tayo ng puto. Simple lang po ang paggawa nito. Ito po ang mga ingredients na ating kakailanganin. Meron po tayong all-purpose flour. Ito po, all-purpose flour. Meron din po tayong sugar, baking powder, melted butter, 2 eggs, condensed milk, and water. Ngayon po makikita po na meron po ako dito ang purple yam. Ito po yung natira kong purple yam nung gumawa ako ng butchi. So, gagamitin ko po itong palaman para sa ating puto. So, ito po ay puto with purple yam. Yeah? At meron din po tayong cheese na gagamitin natin sa toppings. Okay. So, umpisa na po natin ang paggawa ng puto. Una pong step na gagawin natin ay pagsasama-samahin po natin lahat ng ating mga dry ingredients. So, ang ating flour, ang sugar, at ang ating baking powder. Okay. Mix lang po natin sila. Mix all together. Kinakailangan natin ng extra income. Kailangan natin ng extra income para sa ating pamilya. Okay, after we mix all the dry ingredients, add po natin ang gawa po tayo ng whole din eh. Add po natin ang melted butter. Scrape natin, sayang. Ang melted butter, ang ating evaporated milk, sama-sama na po lahat, lahat po ng ating mga liquid. And then our water. Okay. Also our egg. Beat po natin yung egg. Beat po natin yung egg. And then, lagay lang natin dyan. And that's it. I-mix po natin hanggang sa ma-dissolve ang ating flour. Ayan po, nakita po ninyo. So, continue lang po ang pag-mix natin. So, gamitin ko po yung aking whisk. Yeah, continue po natin ang pag-whisk hanggang sa ma-dissolve na po lahat ang ating flour. Maging smooth na po ang ating butter. Make sure na walang mga lump. So, ito na po yung ating mixture. So, ang susunod ko pong gagawin ay lalagay ko po dito sa jug. Lagay natin dito sa jug yung mixture para ready na po.
So, set aside po muna natin ito. Malamig sa labas po. Panahon po dito sa England, hindi natin maintindihan. Kanina, maaraw. Ngayon na naman, makulimlim, lumamig na naman siya. Kaya naka-jacket na naman ako dito kahit nasa loob ng bahay. Naka-cardigan. Gawin po natin, lalagyan po natin ang ating molder. Kaunti po muna. Kasi aalsa po yan. Mga 3/4 po ng ating So, ganyan po. And then, sabi ko po sa inyo, di ba may natira akong purple yam? So, ilalagay po natin ang purple yam dyan. So, nalagay na po natin ng purple yam. Kukuha po tayo ng ano dito, ng butter, ng mixture para i-cover up dito sa ating purple yam. Yan. Kukuberan lang po natin yan. And then, i-steam na po natin. Ang gamit ko pong steamer ay yung stainless po. Eh, sa stainless, kinakailangan po natin gumamit ng katsa para i-cover sa ating sa ating puto. Kasi pag nag-steam po yan, yung steam niya, pupunta po dun sa puto. So, kaya kinakailangan natin lagyan ng cover. Lagyan na po natin siya sa steamer. Lagyan po natin siya ng space. Yan po. Yan. Ganyan po siya. Yeah. So, yan po. Kumukulo na po ang ating tubig. So, lalagay na po natin itong ating puto dyan. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Dapat po lalagyan po natin siya ng cloth. Para ma-absorb ng cloth ang steam at hindi po pupunta yung steam dun sa puto natin. So, steam po natin to for about 20 minutes, 15 to 20 minutes. Okay, check na po natin ang ating puto. It's 20 minutes. Oh! Tingnan nyo po. It's done. Okay, so okay na po yung puto natin. So, lagyan po natin siya ng cheese sa ibabaw. And then, pa-steam natin siya ng mga 2 to 3 minutes para medyo mag-melt ang ating cheese. Ang ganda ng puto. Ang sarap. Okay, hintayin lang po natin mag-melt ang cheese. And then, okay na po yan. Okay, check na po natin. Oh, okay na po. Nag-melt na po ang ating cheese. So, hanguin na po natin siya.
So, ito na po ang ating puto. Tanggalin po natin siya sa molder. So, dito po sa side niya, tanggalin natin siya doon. Ikot nyo lang po pa ganyan para matanggal siya. Kasi madikit po doon sa side. Dumikit siya. Kaya talaga po dapat lalagyan natin ng butter. Papahiran natin ng butter ang ating molder. Ano po? Puto. Okay, one more. Medyo mainit pa po eh. Pero kung tatanggalin ko ito ng malamig na, ay okay na okay po. Here now guys, our finished product, puto with purple yam fillings, ito po yon. So ito naman po nandito sa isang plate, sa plain cheese lang po on toppings. Tapos yung isa pong ginagawa ko pa doon na nakasalang, meron po siyang cheese fillings. So po pwede po kayo maglagay pa ng ibang mga palaman sa loob. It depende na po sa inyo kung anong gusto ninyong ilagay na palaman. So let's try. Let's try this one. This puto with purple yam. Natin siya. Sira na naman ang akin diet na ito. Perfect po siya na merienda with fizzy drinks or with coffee, with tea. Kung ano man pong gusto ninyong inumin. So, yan po. Tingnan ninyo ang purple yam inside. Oops, minahulog pa siya. Yummy. Drop. Sarap guys. Try nyo pong gawa. Pwede na, pwede po ninyo ipang negosyo yan. Tingnan nyo naman. Pakaganda. Pandagdag income. And of course, this plain one. Sa pa, para sa plain. Nice. Subukan niyo pong gumawa. Napakasarap. Iba na po yung sarili nating gawa. Hindi po ba? Pareho pong masarap. Yung may ube na palaman at yung isa naman ay cheese toppings. So yummy. So thank you for watching guys. Please don't forget to like, subscribe and share this video. Please don't forget to hit the notification bell to keep you updated on my next video. Thank you very much. Bye and God bless.